What's up? So for this video tutorial, meron na akong tuturo sa inyong transition. So, magagamit nyo to pag, kunwari, wala, basta tuturo sa inyo. So, ganito lang yun guys. Ang gagawin kong transition is, ano, madali lang. So, pura, gadget, add tayong picture. Then, add tayo ng markings dito. Bale, ang gagawin natin is, ito papalitin natin. Yan, tas ganyan. And then, pagkatapos nyan, add tayo ng maraming picture. So, sa picture na to, i-ano natin siya. Lalagay natin siya kung saan-saan. Bali, ganyan. Tapos, magmamarkings na lang tayo kasi, ano, si why not. So, itong transition na to, ewan ko kung kanino to. Yan, basta ipesto nyo na lang kung saan-saan yung picture. Aray, hindi ako makahinga guys. Yan. Bale, kayo na bahala kung ilang picture yung ilalagay nyo, kung ilan yung tipo nyo. You can add as many as you want naman guys. Kung ano gagawin yun dito. Kasi ang may tuturo pa sa inyo eh. Yan. So. Hello. So, at tayo ng madaming picture, ha? At tayo ng napakaraming picture. Para maganda. Yan. So, pagkatapos nyo guys, ang gagawin natin is, kakat natin yung duration. Bali, ang pagkat ganito, kay bahala, kahit random cut na yan, pwede. Pwede rin may sabay-sabay, pwede rin wala. So, ganito na yan. So, ganito yung kalabasan niya. Yan. Bale, ang gagawin na lang natin is, ano, ganito. At tayo ng effect. So, yung effect na gagawin natin is, ano, anong pangaran nito? Yung exposure. Exposure. Sa exposure, guys, ganyan. And add kayo ng keyframe, then i-reset nyo siya sa 0.00. Yan. And then ang graph is ganito. Tapos add tayo ng inner blur guys, para mas maganda itong inner blur. Yan. So bali, pwede rin natin i-ganyan sa taas na lang. Manok. So sa inner blur, wag nyo nang isagad yung keyframe. Yan. So, copy na lang natin yung effect guys. Copy. And then, i-paste natin for every picture. For every picture guys. So, ang kalabasan nyo is ganito. Yeah. And then ang gagawin natin guys is lalagyan natin ng ito, lalagyan natin ng zoom na panyang ganyan. And then walang graph. Tapos dito rotate ng onte, wala din graph guys. Yeah. So next is add tayo ng parang add tayo ng glitch guys. So glitch ganito. So makikita nyo ganyan, nagad ako ng shape, then i-ano siya per frame ang gagawin ko ganyan. So bali kalahati sila, and then add ako ng copy background.
and then add tayo ng effect, which is yung move and transform. Offset. Baby, cause si Paspas na alis na ng aking Paspas. Yan. Yan, so ganon, and then duplicate natin siya, guys, and alisin natin tong effect na to. Palitan natin siya ng color. Bale, ang gagawin natin is invert. Baby, kusi pash pash. San ba yung invert dito? Yung invert color. Wait lang, hanapin ko, guys. Ayan, invert. Baby, kusi pash. Tapos cut natin. O, tama, cut natin. Yan. Then duplicate uli natin, guys. Guys, duplicate uli natin siya, guys. Add tayo ng effect yung ano, kahit ano, joke lang, half tone dots. So sa half tone dots, guys, strength mo bawasan mo, and then pwede mo yung palitan ng color kung anong gusto mo. Maganda yan, white. Yan, so pwede mo pa yung i-cut, guys. Hindi pa tayo tapos kasi may add tayo. Duplicate lang natin to. And then, iset aside, I mean, ilipat natin siya dito. Tapos, add tayo ng effect. Yung effect naman, guys, is yung directional blur. Yan. So, yun lang. Sana nagustuhan nyo itong tutorial na to. Ay, wait lang, hindi pa pala tapos. So, para mas maganda, lagyan natin ito ng medyo darkens. So, exposure and gamma. And then, gawin natin siyang black. Ganyan. Yan, so yun lang naman for this video tutorial. And sana may naiintindihan kayo, and sana magamit nyo itong transition na to. Peace out. I love you all. Manok.